passing under Sen 81, placing the entire Philippines under martial law. Noong 1972, pagkababa ng pagkababang martial law, dumating ang mga military dito, naapin nila. Batalyon ang mga dumadating dito sa bayan pa lang natin, dito sa San Narciso. Ngayon, ang nakita ko noon, mga bandang alas nung siguro ng umaga, kita ko na lang doon. Nung lumabas ako ng bahay papunta doon sa May Plaza, kita ko yung mga militare. Ginugupitan nila yung mga kwan. May dala-dala silang gunting. Ginugupitan nila basta yung mga mahabang buhok. Kahit babae? Hindi. Mga lalaki lang ang ano, ginugupitan. Kaya kako, ano ba ito? Kako, sa loob-loob ko. Noon, pagpunta ka sa bayan, nakita ka ng mga Philippine Constabulary, yung mga silang namumuno noon sa bayan. Mahabang buhok mo, magugupitan ka, ganyan. Lahat. Kung anong, halimbawa, may reklamo sa'yo, hindi na dadaan sa korte. Diretso na sila maglilitis. O kaya, makarilin ka naman kung mabigat yung kasalanan mo. Mm-hmm. O, mawawala ka na lang, hindi ka na nila mahanap. Ganyan. Mm-hmm. Masa itong nangyayari noon, pero hindi ko na maalala, matagal na kasi. Hindi ko na gustong maranasan pa ulit yung mga ganun na experience. Kasi mahirap noong tayo. Kontrolado. Hindi ka gaya sa civilian rule na ano ko lang, libre-libre ka lang. Noon para talagang may libre. Yun na lang, isipin nila yung gupit, yung mahaba lang buhok mo. Ganun. Pero maraming abusado ng military nila. Maraming abusado. Hindi naman kasi lahat. Pero marami ang abusado. Yun ang mahirap doon. Yung mga namamahala. When I think about martial law, is that its administration that lasted for 2 decades. It's some sort of a law that has been declared by Ferdinand Marcos himself. And at this time, human rights were limited and is supposedly outlawed by the government itself due to the massive security of the military among all places in the Philippines. Because of this law, this martial law era, many Filipinos have suffered from tremendous human rights violation and caused massive deaths due for being for simple mistakes and inappropriate or disorganized behavior. Hirap para sa mga tao kasi may mga tao na sobrang naapektuhan dahil lang sa ganong pamamalakad ni Marcos, which is yung martial law nga. Tapos, parang yung mga tao, nawalan sila ng lakas ng loob na sabihin yung mga nararamdaman nila dahil nga takot sila. Tapos nawalan sila ng freedom o kalayaan na ipahiwatig yung mga gusto nilang ipahayag sa martial law kasi nga dun sa government. Ayon sa kwento ng mga matatanda sa martial law, ay marami silang naranasan na hirap. Katulad na lang ng pagpatay ng walang kalaban-laban. Kumbaga, wala silang freedom. Bantay lahat ng mga kilos ng mga tao. Base sa mga narinig natin mula sa mga nakakatanda, yung martial law talaga is nasasabi nila na pahirap yung sa panahon na ganun, nung martial law. Kasi maraming mga tao na naapi
o mga nasaktan, mga napatay dahil sa higpit. Meron pagkakataon na magandang na idudulot yung martial law, lalo na sa curfew. Kasi lalo na kapag gabi, hindi natin alam kung sino yung mga taong nasa labas, may nag-aabang, merong mga krimen na gaganap, merong mga pagpatay kasi nga mahigpit yung mga nasa politika noon or mga military na namumuno sa atin noon. Pero talagang hindi naaayon sa atin kasi nga merong mga nakukulong na hindi naman nila ginawa yung mga sinasabing gawa nila at merong mga pinapatay ng walang dahilan. At sa tingin ko, hindi na dapat maulit yung martial law sa ating generation ngayon. Ayon po sa narinig kong kwento tungkol sa martial law, ang martial law ay nagdulot din naman ng maganda, pero marami rin silang hindi nagawang maganda dahil simula nung naitag yung martial law ay marami nang namatay, marami nang pinapatay at marami na ring na torture. Ngayon, yung kagandahan lang po sa martial law ay nakapagpatayo po sila ng mga facility na katulad na lang po ng mga ospital. Yun po. Base sa mga matatanda na nakaranas ng martial law, sobrang hirap yung dinanas nila kasi lalo sa mga walang kasalanan na pinapatay at saka mga walang kasalanan na nakukulong. Pero may mabuti rin itong naidudulot tulad sa curfew dahil alam naman natin na sobrang daming masasamang loob sa paligid. Kaya nakakatulong rin ito sa mga tao. Para sa akin yung martial law, base na rin sa mga naririnig kong mga kwento-kwento dati, parang napakalaking suliranin ng mga Pilipino dati. Kasi para sa akin, kunwari, as a Filipino, alam naman siguro natin yung ginagawa natin. Hindi tayo yung basta-basta lang gagawan ng kung ano-anong ikakapahamak natin. So, may sariling decision na pwedeng gawin yung mga Pilipino. Hindi naman ibig sabihin na kunwari may sinumbong si ganito na ginawa niya yung krimen na ganito. Hindi naman ibig sabihin na kailangan na patayin sila agad-agad kasi may rights tayo as a human. According to sa lahat ng mga napanood natin, yung tulad nung tamang pagpatay sa mga nasasakdal tulad ng mga marginalized sectors or yung mga nasa laylayan. Para sa akin, hindi tama yung ginawa nung panahon ng martial law. Oo, sabihin natin napakarami yung nagawa, napakarami yung naipatayo, pero hindi pa rin matutumbasan ang human rights law. I'm not being anti-Marcos, but I am being pro-Filipino and I am being pro-human rights na hindi dapat binaviolate ito dahil alam naman natin na ang bawat buhay ng tao ay napakahalaga. And sabihin man natin na may magandang naidulot ito, pero sabihin din natin na the end doesn't justify the means. There's this man's photo on the wall of my father's office at home. You know, where father brings his work, where he doesn't look strange, still wearing his green uniform and colored breastplates, were to prove that he works hard. He also brought photos of his boss, whom he calls Apo, so Apo could, you know, hang around the wall behind him and look over his shoulders to make sure he's napping all. Father snapped me once, caught me sneaking around his office at home, looking at the stuff on his walls, handguns, plaques, a sword, medals, a rifle. Told me that was no place for a boy, only men. When he didn't really have to tell me, because you know, that photo of up on the wall was already looking at me while I move around, his eyes following me like he was that scary Jesus in the hallway saying, I know what you're doing.